nagawa tayo ng tier list sa mga bubble gum na nakain ko or mga naging paborito ko and yung mga hindi ko naging paborito ata. Kayo ba? May mga naging paborito ba kayong bubble gum sa buong buhay nyo? Yung mga binibili nyo sa tapat ng bahay nyo, kanila Aling Nena, kanila Mang Tunying, sa tapat ng bahay nyo, yung mga tigpipiso, may tigtitres. Kakategorize ko siya sa apat. So nakikita nyo dito, meron siyang lulunukin sa sobrang sarap. Pangalawa sa pinakamataas, masarap nguyain kahit sampu sabay-sabay. Hindi pa kayo nandito sabay-sabay yung pinapasok sa bunganga nyo. Pangatlo is pwede na basta may manguya lang. Diba? Alam mo, pagpupunta kayo ng mga park or minsan sa school, kahit, diba bawal yun? Kahit nga minsan sa simbahan, ang dami nagbabubble gum eh. Tapos minsan din iipit pa dun sa may ilalim ng bangko. Mga baboy kayo. So, pinakahuli is gawa sa lumang chinelas. Kasi may mga chinelas, may mga bubble gum na ang pangit naman ng lasa. I mean, pwede na, pero ang bilis niyang mawala yung lasa. So, ayan. Feeling ko wala naman ako masyadong malalagay sa mga gawa sa lumang chinelas. Pero let's see, konti lang naman itong nahanap ko na mga nakain kong bubble gum ever. So, let's go. Sisimulan ko sa iCool. Ito yung minty ba? Yung matamang term. Minty yung lasa niya pag kinain mo. Para pag gumawa ka, para maamoy mo yung bango. Ang hininga ng katabi mo. Favorite ko din to, parang nakakalimang piraso ata ko na to, sunod-sunod din eh. Maanghang lang siya sa bunganga kaya ayon. So lalagay natin to. Minsan paborito rin to dati ata ng lola ko eh. So lalagay ko siya sa siguro nasa ano lang to. Pwede na basta may manguya kasi wala lang. Hindi ko masyadong trip yung mga sobrang minty na candy. So dito ka, pangalawa sa huli, iCool. Etong candy na to, yung mga bilog-bilog, yung sa may mga tindahan sa tapat nyo, yung tigpipiso lang tapos hollow lang yung loob niyan, walang laman. Parang konting nguya mo lang, mga 10 seconds, wala agad lasa. Ito, lalagay natin ito sa pinakadulo siguro. Lalagay natin ito sa pinakadulo kasi lasang chinelas yan. Pwedeng gawin chinelas kasi dati sabi nung nanay ko, huwag daw ako kumain ng bubble gum kasi gawa daw yun sa mga chinelas. Pero hindi naman ako natinag, kumain pa rin ako ng mga maraming bubble gum. So ayun. Bubble Joe. Ito, natikman ko to. Yung lasa niya, matamis siya. Pero ayun nga, madali din mawala yung lasa niya. Kadalasan pa yan, tunaw pa yan sa loob. Tapos nakadikit na dun sa plastic. Kaya ang nakakairitang kainin. May chinelas. Kasi wala lang. Ayoko ng ganyan. Makalat masyado yung ganyan mga bubble gum eh. Bazooka. Ito, classic to. Masarap to. Masarap to. Paborito to ng nanay ko. Pag sinamang bubble gum, ito yung gusto niyang kainin. Bubble gum, bazooka. So lalagay ko to dito kasi gusto ng nanay ko, so lalagay ko yan dito. So next is Juicy Fruit. Sigurado naman familiar kayo dito. Ito, classic din to. Juicy Fruit. May Juicy Fruit pa ba ngayon? Marami tong klase. Meron yung pahaba. Pero konting piraso lang. Parang 10 piraso lang ata to per ganitong lagayan. So ito yung Juicy Fruit kasi favorite ko to. Yun nga lang, konti lang siya. So pag dinala mo to sa school, tapos may nakakita ang kaklase mo, panigurado, hihingi sila niyan. Hanggang maubos na. So ito siguro lulunukin ko ito sa sarap kasi ang sarap ng tamis na itong Juicy Fruit. Ibang-iba yung lasa niya compare sa ibang bubble gum. Next is Judge. Ito, minty rin siya na bubble gum. Pero para sa akin, isa ito sa pinaka-favorite ko kasi may certain siyang lasa. Masarap to kasi maliit lang siya. So kahit pagsabay-sabayin mo yung 10, masarap nguyain kahit 10 piraso. Kahit 10 sabay-sabay pala. Kintura candy. Ewan ko kung mayroon pa tong mga mostly ng candy na to. Kasi ang tagal ko na rin hindi nagbabubble gum. So hindi ko alam kung may bago na brand ng bubble gum na sikat ngayon. Actually, yung lasa nito medyo mapakla din. Hindi rin naman sobrang tamis. Maganda lang dito kaya marami bumibili. Kasi yun nga, pintura. Yung kulay niya dumidikit siya sa dila mo. Tsaka sa gilagid, sa bunganga mo, sa labi. Ganon. So pag kumain ka nito, panigurado ang kalat ng bunganga mo. Kung anong color yung kinain mo. Para ka nakapaghalikan sa Smurf. And yun lang, maganda lang yung effect na natatanggal yung kulay na nalalagay sa bunganga mo. Para sikat ka sa room, di ba? Para kunwari may lipstick ka pa. So ito na lang. Basta may manguya lang. Kasi wala lang. Hindi ko masyadong trip tong pintura. Yaki. So itong Yaki, sa mga di nakakaalam, ito po yung pinaka favorite ko na candy na bubble gum ever. Nung bata ako, bumibili ako na to ng 20 pieces tapos nauubos ko within an hour, within 30 minutes, sunod-sunod lang, minsan 10 piraso pa nga eh. Kaya ako lang naman dinudura. Ang hirap na niyang nguyain. Ang bilis niyang tumigas. Tapos one time, kumain ako ng Yaki, 10 piraso, nalunok ko. And sobrang takot na takot ako. Tapos sabi ko sa nanay ko, "Nay, nalunok ko yung bubble, yung Yaki, 10 pira. Sabi niya, "Eh wala, hindi na matatanggal sa tiyan mo yan. Mawawala yan mga 30 years later. Tapos ako, ang sarap nung tamis na to eh. Lalo na pag mahilig ka sa maasim.
Ang asim-asim kasi nakakap. Woo! Ang asim! Favorite ko yan, lalo na pag minsan yung balot ng mismong candy dumidikit sa may cover. Pagkalunok mo, pagkapasok mo ng candy sa bunganga mo, didilaan mo pa yun nandun sa may plastic na mga dumikit na maasim. Tas pa, basta, sobrang sarap. Double mint. So yung double mint, medyo parehas lang siya ng style nung juicy fruit. Pero ito yung pinili kong picture kasi itong double mint na to, bumibili ako nito dati kasi mukha siyang gamot. So pagdadali mo siya sa school, parang tatanungin ko, uy, may sakit ka? Oo, ito yung gamot ko. Ang feeling mo, may sakit ka, ganun. Ako ba, bakit nung elementary, ang daming gusto magkasakit ng mga bata? So ayun, ganitong double mint in terms ng lasa naman. Matamis naman, pero medyo pa minty side na rin siya. Hindi ko naman, ito yung candy na talagang hinahanap-hanap ko. Kung bibili ako, ganito itsura kasi for aesthetic lang na itsura. Pero pwede na basta may manguya. V-Fresh. Karamihan ng tindahan meron tong V-Fresh. Style niya, itsura niya kasi 'di ba flat lang to. Tapos pwede mo siyang bilugin ba parang ang tawag doon, sumpya. Tapos saka mo siya kakainin. Pwede mo pagdugtungin yung maraming V-Fresh para maging bilug shots, kakainin mo parang ganun. Handa akong lunukin to kahit 10 piraso. Bubble gum yung may tattoo. Okay, ito brang classic na. Bumili ako nito. Hindi ko alam na may tattoo tong kasama. So, nung nakita ko, sabi ko, anin ko to? Tapos, tinuro ng ate ko, nilagay niya sa akin. Sabi ko, sinamis ako, wow! So, ayun. Nakita ko lang din tong, medyo nostalgic din tong candy, yung bubblegum na to. And yun nga, kadalasan ito yung itsura niya. Hindi ko sure kung may iba pa tong design. Yung mga status nito, hindi ko maalala yung mga design. Pero dati meron mga soccer player, mga sports, ganyan. So, ayun. So, in terms ng candy, hindi masyado masarap yung candy nito. Parang lasang ostya something. Parang mapait na biscuit, ganun. Matamis na skyflakes, parang ganun yung itsura niya. So, dito na lang siya sa gawa sa lumang chinelas. Maganda lang to dahil sa may tattoo na kasama, pero the rest, yung candy, hindi masyado. Haba Baba. Actually, di ko alam yung brand na to. Alam ko lang yung itsura niya kasi lagi ko itong nakikita. Kasi minsan, di ba, may ibang gumagawa nito. Minsan kasi kinakagatan nila direkta yung mismong bubble gum. Yung lasa nito, hindi ko rin gusto. Medyo mapait din. Siya sa gawa sa lumang chinelas. Di na to. Yung itlog, yan. Crunchy egg. Tada! O, di ba, meron akong lagayan yan. Tapos may mga pera sa loob. Ito ko lang dito kasi hollow kasi siya. And wala siyang laman sa loob. So, yung tamis lang niya nasa labas lang. Once na nadurog siya, halos wala na ring lasa. May aesthetic lang para siyang itlog. So, cute lang yung itsura niya pero yung lasa hindi naman masyadong masarap. So, lalagay ko to dito sa basta may manguya kasi okay naman na din. Mga candy sa ganitong machine, ewan ko kung meron pa to ngayon. May mga ganitong machine dati sa may mall tapos merong bubble gum yan. Tapos minsan pagka ang mahal yung bubble gum dito kasi medyo malaki, parang ganyan ata. 5 piso isa, so paghulog mo 5 piso, panonoorin mo pa habang umiikot yung bubble gum mapunta sa may baba. Itsura niya actually. Ayan, ito yung mga itsura ng candy na yan. Bilog lang siya. Masarap din, yun nga lang masyadong matigas. Ang bilis niya tumigas na klase ng bubble gum. So hindi ko rin masyadong trip. So lagay natin siya sa gawa sa chinelas. Yung mga bote, something, tapos ito masarap to, kasi pag kinagat mo yung gitna nito, yung loob nito, parang may mga pagkakagat mo, meron siyang asukal sa loob, pwede mong dilaan yon or inumin mo something para kunwari inumin, di ba? So masarap to, ito favorite ko din to, bumibili ako ng 20 peraso nito, so ito yung isa sa mga bagay na bubblegum na handa kong lunukin. Itong strawberry na bubblegum, kudos sa gumawa nito, kasi meron siyang design sa labas yung para talaga siyang strawberry, shape na strawberry. May ano talaga siya, yung design ng totoong strawberry. So, ayan. Masarap to kasi minsan dumidikit din yung kulay nito sa dila, sa bunganga mo. And yung lasa nito, medyo kuha naman yung lasa ng strawberry. Actually, di pa ako nakakakain ng strawberry. So, ito yung nai-imagine ko lasa ng strawberry. So, ito, maraming nagtitinda nito sa mga tindahan. So, last, ito, ilalagay ko to dito sa... Basta... Ay, hindi. Sige, dito na siya sa may ano... Masarap nguyain kahit 10 piraso kasi maliit lang din to eh. So ayan guys, eto na yung tier list ko ng mga bubble gum. Kung may nakalimutan ako, pwede nyo ilagay sa comment kasi hindi ko na alam yung iba pa klase ng bubble gum. And ito lang yung mga naabutan ko. Kung may bagong bubble gum, lagay nyo rin sa comment kasi hindi ko alam yung mga bagong bubble gum ngayon. So ayan, actually masarap naman yung mga bubble gum pero ngayon huminto na ako kasi feeling ko sayang lang siya sa
pera. Kasi ngunguyain mo lang, duturain mo lang, ngunguyain mo lang, duturain mo, duturain, duturain mo lang, tapos, pero same din naman sa pagkain, diba? Kakainin mo, tapos, itatay mo lang din. Pero yan, since yun nga, dutura mo lang din naman to. Kaya sayang din, kasi mahal din to, piso din to isa, diba? Alam kong, tres, ang pinakamahal ata dito is yung iCool. Alam ko, iCool, tres isa niyan eh. And next yung mga juicy fruit and yung mga double mint kasi mga branded na yan ng mga bubble gum. Kaya, ayun. So anyway, thank you guys sa panonood ng video na to. Hopefully na-appreciate nyo. Kung nagustuhan nyo to and pwede kayo mag-suggest ng pwede ko pang gawa ng tier list ng mga bagay. So yun. Thank you guys for watching. Hopefully na-enjoy nyo tong video na to kasi I'm trying new contents. So yeah, thank you so much and thanks.